Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang nakapipinsala sa iyo naway panatilihin. Ang pakikinabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinuguan naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay.
Matapos ang kanilang pagkakikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang asawa, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatan ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa ay namatay nang hindi sila magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtang si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raguel. "Ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautosan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang pinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha. Asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhan sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasaway pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awang mutlakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningang ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa, gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, may nagtanong po kay Jesus. Noong nakaraang mga ebanghelyo, may nagtanong din po kay Jesus. Yung mga pareseyo nagtanong, pero ang pagtatanong nila ay nais nilang maghanap ng mali sa sasabihin ni Jesus. Ngayon po sa ebanghelyo natin,
may iskribang nagtanong din kay Jesus. Pero ang kanyang pagtatanong ay para may maunawaan siya, para matuklasan niya at maintindihan niya ang turo ni Jesus. Hindi ho masamang magtanong. Sa katunayan ho, minsan ang pagtatanong ay nagdadala ho sa atin sa kaalaman. Naalala ko ho dati, sabi nila, pag ang bata daw ay matanong, ibig sabihin daw ng bata ay nasa curious stage siya at nais niyang matuklasan ang mga bagay. Kaya ho, di ba minsan ang mga bata, lumalapit sa nanay at tanong ng tanong, kahit ano makita itatanong. Dahil nais niyang lumalim ang kanyang kaalaman. Sa atin pong ebanghelyo, ang iskribang nagtanong ay nais ding lumalim ang kanyang kaalaman. Lumalim ang kanyang pagkatuto para sa gayon, mas lumalim ho ang kanyang pananampalataya. Kaya ho, ang imbitasyon sa kanya ni Jesus sa kanyang pagtatanong ay pumunta at bumalik sa mas mahalaga. Ang tanong ho ng iskriba, ano po ba ang pinakamahalagang utos? At dinala sa ni Jesus ang iskribang ito sa kung ano ba ang pinaka-importante. Na mahalin ang Diyos ng buong puso. Buong puso, isip, at kaluluwa. Yun po yung pinakamahalaga. Na bumalik sa Diyos at ibigin ng Diyos ng buo. Kaya maganda rin po sa atin, bilang Kristiyano po ngayon, bumalik din tayo sa pinakamahalaga at importante sa ating pananampalataya. At yun po ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at tayo rin po ay tutugon po sa Kanya ng may pagmamahal din. At kasama po ng tao na nagmamahal sa Diyos ay buo ang tiwala sa Diyos. Pagmahal mo, pagkakatiwalaan mo. At pagmahal natin ang Diyos, may tiwala tayo sa Diyos. Kasi alam natin ho na ang Diyos ay kahit kailan hindi tayo pababayaan. At kahit kailan hindi tayo pinabayaan. Kaya magandang paanyaya sa atin na tayo ho bilang Kristiyano, lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya, mahalin Siya ng buo, at kaya natin pong isuko ang ating buhay sa Kanya. Dahil Siya ang Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa atin. Bumalik tayo sa ano ang pinakamahalaga. Mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At kasama po ng ating pagmamahal sa Diyos, hindi lang ako at ang Diyos. Iniimbitahan din tayo na mula sa pagmamahal natin sa Diyos, mahalin din natin ang kapwa natin. Kaya ho, sabi ho ni San Juan, pag sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero may puot ka sa kapwa mo at pinagmamalupitan mo kapwa mo, sabi niya, siya ay sinungaling. Kaya ho, ang pagmamahal natin sa Diyos ay umuugnay din po sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Dahil ang taong nagmamahal sa Diyos, mahal din ang kapwa niya, nirespeto ang kapwa niya. Dahil yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakitawa nawa natin ng ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas
at ng ang ating pag-ibig sa kapwa, tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ang ating itugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggala ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig at sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala ngayon. Ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob.
sa hangad mong siya iiwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Fill me with your love,
Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me the way, for you are light. You alone can bring the wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, feel your grace inside. Grant me what you desire. I raised all my voice. Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Announcement. Sa darating na John 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-harian mo ang iyong espiritong kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, kami ay maging aming maibdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag.
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.